In-upload na sa isang messaging app ng Medusa Ransomware Group ang mahigit 600 gigabytes na files na nahack umano nito mula sa PhilHealth. Karamihan sa mga yan mula sa mga empleyado ng ahensya. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 4 ngayong hapon nang i-upload sa isang Telegram channel ang mga files na ito ayon sa Department of Information and Communication Technology o DICT. Bahagi ito ng mga hack na datos ng Medusa Ransomware Group mula sa PhilHealth. Ayon sa DICT, aabot sa mahigit 600 gigabytes ng datos yan. Ang pag-upload, ginawa 2 araw matapos magpaso ang deadline ng grupo para bayaran sila ng PhilHealth ng mahigit 17 milyong piso. Sa videong ito na in-upload sa isang website, makikita ang ilan sa mga bahagi ng nahack na datos. Tulad ng mga ID, picture, bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sa Telegram post, pati sa caption ng video, may paanyaya na i-download ng iba ang mga ninakaw na files. May tila pangungutsa pa sa PhilHealth kung saan nagpasalamat ang uploader sa datos sabay sabing wag daw tipirin ang information security. Ngayong ginawa na ng grupo ang naunang banta na ilabas ang mga nakuhang files, sabi ng DICT, dapat paghandaan ang anilay third wave ng pag-atake. Nasa stage 3 na yung atake, ito na yung final stage, yung sinasabi ko triple extortion stages. So phase 3 is yung ang aatakihin na nila, yung mga tao na nakita nila dun sa kanilang database. Kasi mas prone na yun eh. I-spam nila yan, i-scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may namonitor na silang mga grupo na nag-download ng mga na-hack umanong PhilHealth files na maaring mauwi sa pagninakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft. Kaya payo ng DICT. Dapat mag-ingat tayo, lalo sa mga darating na mga scam text, mga phishing. Enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay sa iyo ng text o ng email para i-confirm na ikaw talaga yung nag-login. Paniwala ng DICT, ang nag-upload ng video ng files ay kasama sa malawak na grupo ng Medusa Ransomware Group. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nakompromiso at hindi ang datos ng kanilang mga PhilHealth members sa kanilang mga server. Sabi ngayon ng PhilHealth, dahil karamihan sa mga na-upload na files ay ID at litrato ng ATM cards na may impormasyon ng kanilang mga empleyado, may ipapagawa raw sila sa kanilang mga tauhan para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kung magkakaroon po ng ganyang paglalabas ng mga information, is we might also go into that, changing their PINs, changing their passwords, and changing their ATMs if ever necessary. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.